Hi guys! Welcome back sa aking video. So, for today's video is kakain muna tayo habang nakikwentuhan tayo. So, bago natin simulan ng video, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe na rin po itong YouTube channel ko. So, tara! Start na natin yung video. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Ayan guys, bago natin start ang ating video, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko gawin yung kakainin kong kabsa. So, next video ko na lang ipapakita guys kung paano ko siya lutuin. So, for now, konting clips lang to sa kung paano ko siya gawin. And then yan, by the later, lalagay na lang natin yung rice. So, ayan na guys, ito na ang ating kabsa ala mulyeda. So, ayan na, simulan na natin ang kwentuhan. Prepare ako ng kabsa para sa aking pagkain. Tapos, konting salad na rin. Kasi hindi ako kakain kahapon, kaya medyo gutom na ako. So, yun guys, kakain ako. Gutom na talaga ako. Pasensya na pala guys kung natagalan yung pag-upload ko ng video. Medyo na-busy kasi ako mga 2 buwan bago ako makapag-upload ulit ng video. Sobrang busy lang kasi talaga. After nung Ramadan, medyo na-busy na talaga ako. Kaya medyo hindi na ako nakapag-upload. So, sa next video ko na lang guys, ituturo kung paano gawin tong kabsa. Sobrang bilis niya ang gawin guys. Dito kasi sa amo ko, yung pagkain ko guys, walang problema. Kung anong meron dyan, pwede kong lutuin. Ako magde-decide kung anong gusto kong lutuin para sa pagkain. Kasi sila guys, hindi sila masyadong palakain dito. At tayo, mga Pilipino, sanay tayo sa kanin. Hindi mawawala sa atin yung kanin. Kaya, hindi yung bubu yung araw natin na hindi tayo nakakain ng kanin. Kaya yung mga diet-diet na yan, saka na yan. Minsan guys, pag halimbawa, gusto kong, or namimiss ko yung mga pagkain yung Pilipino, nagpapabila ako ng mga ingredients sa amo ko. For example is, nung nakaraan, gusto ko ng adobo. So, walang toyo dito. Kasi hindi sila masyado gumagamit nun. Nagpabila ako sa amo ko para magkaroon ako ng... Ay, para makagawa ako ng adobo. So, ayun, binila nila ako ng... Indo food na parang tomato. So, pakita ko na lang sa inyo yung picture niya. Parang tomato... parang ano siya? Soy sauce na, basta pwede na siyang sweet and something na pwede nang pang salo sa toyo. So yun, nagpabila ako sa amo ko kaya nakagawa ako ng adobo. Tapos, minsan naman, nakakagawa din naman ako ng tinola. Wala nga lang gulay pero at least kahit paano nakakatikim din ako ng mga pagkain Pilipino. Kain guys. Sensya na gutom na gutom talaga ako. Tinapay lang ako kasi kahapon. Hindi kasi ako nakapagluto kahapon eh. Busy kami. Nagluto pala ako kahapon pero macaroni lang siya. Para sa... Ayun, sarap. Sa mga first timer dito sa Saudi, una hindi mo magugustuhan yung mga pagkain nila dito. Kasi iba yung pagkain nila dito sa pagkain natin sa Pilipinas. Pero pinalauna, pag tumagal ka na dito, masasanay ka na rin, masasarapan ka na rin sa mga pagkain nila dito.
masasanay ka na rin kainin. Kasi no choice ka eh. Wala ka nang ibang kakainin dito, yun lang. Tinapay, kabsa, lomi, yun yung mga kakainin mo dito. Yung mga ibang luto din sila, guys, pero wala pa rin tatalo sa pagkain Pilipino. Pero masarap din yung pagkain nila dito, guys. Kumako. Masarap, guys, promise. Hindi ko sinasabi kasi luto ko, pero ipabili ka sa ako, guys, ng parang cube siya, para siyang magic sarap. Yun yung nilagay ko dito sa pagkain ko. Ang. So, ito naman pala, guys, yung ginawa ko dito sa salad ko is kamatis, bipino, sili na mahaba, siling green, tapos konting asin siya, tapos kalamansi. Masarap siya, guys. Kamusta na pala kayo dyan, guys? Sana always pray lang na sana matapos na tong pandemic na to para maging normal na lahat, na makapagtrabaho na tayo ng normal. Tapos maging okay na lahat, kasi mahirap, guys. Kahit dito sa Saudi, hirap kaming kumilos, hindi kami masyadong naglalabas dahil syempre sa virus nga. Hindi na rin kami kagaya dati, before na pagpunta ko dito na halos lagi nasa labas kami, lakwatsa dito, lakwatsa doon. Pero ngayon hindi na, guys. Medyo pupunta na lang kami sa bahay ng kaibigan, ganun. Pero yung mamamasyal kami sa malayo, tapos nagagalagala lang, hindi na. Kasi syempre iniisip din natin yung kapakanan ng mga bata, ng mga amo namin. Syempre ako rin, sabi nila na huwag na masyadong magkagala. Before kasi, guys, nakakapunta ako sa grocery pagka gusto kong bumili or magamit ko sarili ko. Binibigyan nila ako ng pambili, tapos pumunta ako ng grocery. Ngayon, guys, hindi na, kasi syempre nakakatakot pumunta ng grocery ngayon or ng mga mall, kasi syempre maraming tao, yung virus hindi natin nakikita. So kaya medyo ingat, doble ingat tayo dyan kahit saan kayo. Lalo sa mga kaibigan ko dyan sa MRT, mga kadati kong katrabaho. Lagi kayo, guys, mag-iingat, and sana maging okay na ang lahat, and be safe, everyone. So, ayun, kain lang, and take kayo ng vitamins para protection na rin sa virus. Pagtsagaan nyo ni subo ko kasi sobrang gutom na talaga ako. Ganito kumain si Mulieda. Kain. Nagugas po ako na kamay. Mga ko sa kamay, kasi rin naman na kami. Nagugas po ako. Tsaka sarap po kaya kumain ng nakakamay. Mas na feel ko yung pagkain ko pagka nakakamay ako. Kaya katingin mo, taba-taba ako. Kasi mas masarap kumain pag nakakamay ka, kasi sarap kaya. Wala na masabi. Ang init. Kakaluto ko pa lang nito, guys. Pero okay. Linafang ko na kasi. Sarap siya pag mainit.
Nasanay na ako dito, guys, na pag kumakain, laging may salad. Kasi hindi sila nawawalan dito ng salad. Laging may gulay. Kaya, dito ko natutunan yung iba't ibang klase ng salad. Saka masasarap din dito mga gulay, guys. Naubos ko na siya. So, ayun, may sasabihin nga pala ako, guys. Yung, gusto ko lang sabihin na proud ako sa mga OFW na dito sa abroad, sa Saudi, kahit sa amang parte ng mundo. Before kasi, guys, nung hindi pa ako OFW, parang iniisip ko lang noon na ang ganda ng buhay nila kasi nasa ibang bansa sila, nakarating na sila ng ibang bansa. Oo, may trabaho sila pero hindi ko naiisip yung hirap. So, ngayon guys na nandito na ako sa abroad or OFW, nararamdaman ko na yung mga hirap ng pagiging isang OFW. Hindi biro ang pagiging isang OFW. Yung paglayo mo sa mga mahal mo sa buhay, sobrang hirap na yun para sa amin. Lalo na pagka nakakaranas kami ng homesick, mabigat sa amin, tsaka kasi lalo na pagka may sakit kami, guys, walang ibang tumutulong sa amin kundi kami lang. So, saludo ako sa lahat ng mga OFW. Sana makayanan natin lahat ng mga hirap and laban lang para sa family natin. So, ayun guys. Thank you sa mga patuloy na nagsusuporta sa aking YouTube channel. And sana huwag niyo pong kakalimutang mag-like and share and subscribe sa aking YouTube channel. And sana po kayong magsawang sumuporta. And God bless guys. And thank you for watching. And bye! God bless. Ingat kayo lagi. And be safe guys. Be safe. Bye!